Itong nangyari po kay Governor Manny Mamba ng Cagayan de Oro. I'm sorry. Cagayan Valley. Ayan. Kasi yung Cagayan de Oro sa Mindanao yun eh. Cagayan Valley sa Norte. Doon po sa investigasyong ginawa ng Kongreso sa kanya sa di umano ay grabe yung corruption noong before election. Na may malaking perang nailabas. Pero pinagdudahan ng mga kongresista at ng mga taga-Cagayan kung saan ginamit. Nagkaroon po ng mga investigasyon ang komite ng Kongreso, pero isa dalawang beses lang yata siyang nag-attend at hindi na dumating. Kaya kinontempt siya. Tapos nagkaroon po ng mga palitan ng kung ano-anong akusasyon hanggang sa sabi nga ni Congressman Marcoleta ay parang kawalan ng respeto sa Kongreso, kaya kinontempt nila. Pagkatapos inakusahan niya na grabe itong akusasyon niya. Both buyers, yun ang sinabi. Both buyers daw po ang mga politiko. Pero hindi naman sinabi ni Governor na lahat. So dahil doon, hindi nagustuhan ng mga kongresista yun, pinagpaliwanag siya. Nag-public apology, pero mukhang hindi pa rin humalinaw. Ganun pa man, ang aral dito, kahit na si Governor Mamba ay dating congressman, dating secretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO noong panahon ni dating Pangulong Aquino, eh hindi po yun magiging kasangkapan. Basta nagkaroon ng pagdududa at mayroong kumplena, may nagpile ng resolution in aid of investigation, mag-iimbestiga sa alleged corruption. Kaya tulad na sinabi ko, maging halimbawa ito na kahit na sino, government official o local government, na merong kadudadudang mga ginagawa, talaga pong mag-iimbestiga ang Kongreso. Trabaho nila yon. Hindi ko alam, baka nakalimot lang si Governor Mamba, dating congressman, na trabaho ng Kongreso ang mag-imbestiga. At yung hindi pagdalo sa mga hearing, ayun ay magiging daan para i-contempt at ipakulong. Kaya nga siya ay kinulong ng ilang araw at patapos ay pinakawalan din, kung di ako kakamali, kasi parang consideration na. Pero ang aral doon, coordination ang mahalaga. Huwag ibaliwala ang Kongreso dahil meron silang authority to contempt or magpakulong nang hindi dumadalo sa kanilang mga hearing. Okay. Sunod na ating pag-usapan, oil price. Ano ha? Magpapatuloy daw po ng pagtaas. Naku, nakakatakot naman ito. Akalaan nyo ang pagdaya po ng ating pamahalaan. Eh baka daw po ito ay tuloy-tuloy na hanggang November. Ang increase. Parang kung mag-rollback man lang, napakaliit, mas marami ang increase. Ayun ang nangyayari. So, ang laking problema nito. Ngayon po ay kung mataas ang mga bilihin dahil dito sa oil price hike, ay kung magpapatuloy pa. Ang tanong, kakayanin pa ba ito? Kasi kung di ako kakamali, 6 to 7 weeks na sunod-sunod ang pagtaas. Saan pupulutin at anong mangyayari sa inflation ang pangunahing bilihin? Paano makakasabay ang mga consumer na Pilipino? Lagi na lang dahilan ay yung problema sa international market, mayroong problema sa Russia, Ukraine, nag-hold ng production ang Saudi Arabia, laging ganon. Wala naman tayong nadinig sa Department of Energy, nakakabingi ang katahimikan ng Department of Energy na nakakasakop sa enerhiya at oil. Pag yung dalawang yan, pag parehong nagkulang at parehong tumaas, kawawa ang consumer na Pilipino. Hindi lang sa basic commodities, kung hindi sa mga public utilities, ang mga Pilipino ay nagbabayad at malaki ang problema ang kakaharapin. Kaya sana naman, umaksyon ang mga kinakulang sa pamahalaan. Alam nyo, itong sunod-sunod na pagtaas ng mga bilihin, may epekto po ito sa liderato ng ating Pangulo. Okay? Sa aking opinion, kaya meron na or marami na na parang nadidismaya at nawawala ng gana sa Marcos administration, sa ating Pangulo, kasi itong walang humpay na pagtaas ng mga bayarin. Oo, alam ng lahat na sa international o sa buong mundo tumataas ang fuel at mga bilihin. Pero iba ang Pilipino. Maraming mahirap na Pilipino at kung mataas ang bilihin, lalong maghihirap. Kaya inuulit ko, ito hong channel na ito, independent, wala hong may kinalaman dito sa channel na ito, ito ay para sa inyo na ating mga followers at nagsusubaybay, may epekto na po sa pagtitiwala at liderato ng ating bansa ang mabigat na mga bayarin kasi baka hindi makayanan. Kung aabot ng November o Pasko ang mataas na bilihin, alam naman natin, sinabi ko na nakaraang mga video pa, pag pumasok na ang Berman,
mas nagmamahal ang bilihin. Ngayon, kung meron pang dadagdag na taas na bayarin, kakayanin pa ba yan? Well, dapat merong gawin ang ating kinaukulan sa pamahalaan. Bilis-bilisan po ninyo. Pagod na po, hirap na ang mamamayan sa mga bayarin. Pakina lang po. Okay. Sunod na ating pag-usapan, ano ha? Presidential tuloy. Philippine Coast Guard. Although ito pong Philippine Coast Guard, PCG, under ng Department of Transportation, pero humingi na po ng tulong sa Department of Foreign Affairs. Kasi alam po, ang Department of Foreign Affairs, Office of the President din yan, yan po ang merong access sa foreign, sa mga foreign investor or sa mga counterpart ng Pilipinas, kaibigan ng bansa, para makapaglabi tayo na makahingi or makapaghingi ng tulong para sa modernization ng Coast Guard. Kailangan ng Coast Guard ng mga bagong barko or malalaking barko at radar at iba pa na mga communication facilities para mabantayan ang exclusive economic zone ng bansa, not only West Philippine Sea, kung hindi sa buong Pilipinas. Kasi meron tayong 7,500 island. Kailangan niya ng pagbabantay ng Coast Guard. Kung wala tayong barko, kat kulang. Diyan pa lang sa West Philippine Sea, kulang na. So, ginawa ng PCG ang apila sa Department of Foreign Affairs matapos na bumisita at naging bisita ng Philippine Coast Guard si Secretary Manalo ng DFA. Kaya ipinarating yung concern nila. At mukha namang hindi nagdalawang isip na ang Department of Foreign Affairs Secretary ay gagawa ng paraan para makapaglabi at makahingi ng tulong sa kanyang mga counterpart para ho sa update, modernization ng Philippine Coast Guard. Palagay ko, tulong-tulong lang para ho makabawi at anong tawag dito, ma-update naman sila. Hindi masama yun. Sige lang po, comment, reaction sa atin po mga nagsusubaybay dito po sa Mike Abe Opinions. Manatili po kayo dito, huwag kayong aalis. Facebook and YouTube channel. Dahil tinatalakay natin dito ang lahat ng mga bagay. Yung ating mga opinion. Katulad niyang paglapit na yun ng Coast Guard para sa aking opinion, kailangan na yan. At kung sabi ng DFA, igagawa silang paraan, napakaganda. Sana magkatotoo. Okay? Sunod na ating pag-usapan, mukhang nagustuhan ng Department of National Defense ng Armed Forces of the Philippines at walang iba kung hindi ang ating Pangulong Marcos as Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines nga po na ituloy ang military drill sa Australia at kung ano pa mga bansa. Kasi malaki ang natututunan. Malaking tulong ang drill sa pag-itampo ng ma-influensya at malaking bansa. Hindi lang sa Estados Unidos, hindi lang sa Japan. Ngayon may Australia na, isang araw lang. Kung South Korea kinakailangan at iba pang bansa, o Israel, o mga bansa mula sa Europe. So gusto na po ng ating pamahalaan at ng military ang military drill para sa dagdag na kaalaman ng nagpapalitan sa pagitampo ng mga sundalo na dumarating sa atin at ang ating mga militar. Okay, palagay ko, hindi masama. Kailangan yan sa panahong ito. Bahagi ng paghahanda para maipagtanggol ang teritory ng ating bansa na kung sino man ang mga nambubuli katulad ng China, meron tayong kakayanan para ipagtanggol ang exclusive economic zone ng Pilipinas.